Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, mga kabarangay. Lahat naman tayo minsan sa buhay natin ay nasorpresa tayo. Pwedeng nasorpresa ka dahil hindi mo inaasahan na papasa ka sa isang exam na hindi mo naman pinaghandaan. O hindi naman kaya ay nasorpresa ka dahil sa wakas ay nag-propose na sa iyo ang matagal mo ng karelasyon. Meron din namang mga sorpresang dudurog sa iyong pagkatao. Minsan, nasorpresa ka. Maayos at masaya naman siya sa huli ninyong pagkikita tapos isang araw ay nabalita mo na lang na napatay na siya. Minsan, marahil ay nasorpresa ka nang malaman mo na ang anak mong wala pa sa tamang edad ay nabuntis na at tinakbuhan pa. Maraming iba't ibang klase ng mga sorpresa na maaaring maging dahilan para maging masaya ka at meron din namang mga sorpresang magtatanggal sa iyo ng lakas. At magpapatanong sa iyo kung bakit nga ba nangyari ito. Ang ating kwento ngayong araw ay magpapabalik sa iyo sa minsang naging alaala mo sa isang sorpresang hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo. Ako po si Papa Dudot at ito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ako rin eh, pero the night is still young, so sige pa! Grabe ka, Jackie! Basta inuman, nakakasurprise yung lawak ng bahay alak mo. Parang dam! Pwede ba? Sabado ngayon. At deserve ko rin naman na mag-enjoy sa kak at swimming sa alak, no? I deserve a break. So deserve mo na i-break ng ex mong loko-loko, ganun? Hindi yan yung break na sinasabi ko. Pwede ba? Mag-enjoy na lang tayo. Cheers! Waiter, 2 buckets pa ng beer. Wow, we know, dear. Kaya sige, alak pa. Baka sakaling kapag nalunod ka na sa alak, di mo na maalala yung ginawa ng ex mo. Woo! Yung ex mong ikakasal na nga lang sa'yo, nambuntis pa ng iba. At ang masakit pa, best friend mo pa. Woo! Cheers. Dear Papa Dudot, ako po si Jackie, 28 years old at isang writer. Isang mabuti at nag-iisang anak ng 2 retired na government employees. Isang maaasahang kaibigan at minsang karelasyon ng isang lalaki na umabot na ng 8 taon. Isang minsang babaeng muntika ng pinakasalan, kundi lang dahil sa aksidenteng nabuntis niya ang best friend ko. Isa akong sawi ngayon. Ako po si Jackie, ang babaeng laging nasosorpresa. Buti sana kung masayang sorpresa ang nakukuha pero karamihan ay puro paghihirap ng kalooban. Pakinggan mo na lang ang kwento ko at magsimula na tayo noong mga panahong nagmo-move on ako. Jackie, tama na yan. Kanina ka pang tungganan-tungga dyan ng baso eh. Hayaan mo na, friend. Ngayon lang naman ako magre-relax eh. Ang dami ko kayang write-ups na na-reject. Gusto ko lang kalimutan yun lahat. Talaga bang yun ang gusto mong kalimutan? Baka naman kasi tao yung gusto mong kalimutan at hindi trabaho. Hindi ah. Waiter, isa pa nga. Alam mo, tama na yan, Jackie. Tara na, lasing na rin ako eh, saka maaga pa tayo bukas. Hindi yan, kaya pa yan. Ano ba, minsan lang to, kaya please samahan niyo naman ako. Pagsusumamo ko sa mga kaibigan ko na gusto nang umuwi mula sa bar. O sige, isang round na lang ha, at after nito, uwian na. O sige, tingnan natin, sagot ko naman sa kanila. Wala na akong maalala sa gabing yon bukod sa dami ng alak na nainom ko at sayaw na naisayaw ko.
Basta ang alam ko ay natulog ako sa kondo ng bakla kong kaibigan dahil hindi ko na kaya pang umuwi na mag-isa. Heto nga at katabi ko pa siya ngayon sa kama niya. Well, madalas kaming ganito ng bakla kong kaibigan na si Marcia. Sa tuwing may inuman at lasingan ay sa kanya ako nakikitulog. Masyado na akong komportable sa kanya na akala mo ay karelasyon na talaga. Kahit nakatagong nunal ko siguro ay alam na niya kung nasaan papadudot. Nalimpungatan ako mula sa siwang ng bintana kaharap ko kaya napilitan akong bumangon pero pinagsisihang ko rin ito kaagad dahil naramdaman ko ang sakit ng ulo ko. Akala mo ay bibiyak. Muli akong nahiga at doon ko napansin na wala pa akong saplot at ang tangi kong pantabing sa aking katawan ay ang puting kumot. Tinignan ko ang aking katabi at nakatalikod ito. Natawa na lamang ako dahil si Marcia ito at wala ring saplot na pang itaas. Para sa akin, Papa Dudut, ay normal na yon. Nang makalma na ang sakit ng ulo ko ay bumangon na ako para magtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Sinuot ko ang oversized shirt na nakita ko sa gilid ng upuang katabi ng kama. Dahan-dahan ang aking paglakad. Napakunot noon na lamang ako at parang may mali. Parang bigla ay hindi ako naging pamilyar sa itsura ng lugar na tinatapakan ko. Napatigil ako sa pag-iisip nang makita ko ang pagising ng lalaking nakahiga at hindi ito si Marcia. Naalala ko kung paano ko sinayawan sa dance floor ang isang matipunong lalaki. Balbasarado at maputi. Naalala ko kung paano kami walang humpay sa pagtawa. Pero wala akong maalala kung ano ang pinag-uusapan namin para matawa kami ng ganon. Naalala ko rin na nilubayan kami ng dalawa kong kaibigan na kanya-kanya na rin nakahanap ng partners nila. At naalala ko kung paano akong binulungan ng lalaking ito na ituloy na namin ang saya sa kondo niya. Basta naalala ko na pumayag ako at sa pagpayag ko ay nakita ko na lamang ang sarili kong sumama sa kanya pasakay ng pula niyang sasakyan. Nadapa pa ako noon nang bumaba ako ng sasakyan niya na kapwa lamang naming pinagtawanan. Hanggang sa sumakay kami ng elevator at doon ay nagsimulang maghalikan. Hindi ko na alam kung pang ilang floor kami basta ang alam ko ay dire-diretso kaming pumasok sa kanyang kondo at saka nagmamadaling nagtanggal ng aming mga saplot sa katawan hanggang sa napag-isa na namin ito sa isang mainit at maalab na pagsasama. Matapos noon ay naging malabo na ang lahat. Matapos noon ay nagising na lamang ako at heto, kaharap ko na ang lalaking nakasama ko sa buong magdamag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong maalala ang lahat. Tatakbo na ba ako palabas, paano naman ang suot ko? Magstay pa ba ako at makikipag-usap sa kanya sa mga nangyari bang iba? May pananagutan ba siya sa akin? May iba pa ba akong dapat alamin tungkol sa kanya? Magbibihis na ba muna ako? Nasaan na ang mga damit ko? Pinagmasdan ko ang suot kong oversized t-shirt at alam kong hindi ito sa akin. Hapit na bestid ng kulay asul ang suot ko. Hahanapin ko ba ito sa kondo niya? Saan kaya ito? Magpapatulong ba ako sa lalaking ito na hanapin ang ibang gamit ko? Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumakbo palabas ng kondo niya. Hindi na niya ako hinabol pa at mabuting ganun na rin ang nangyari dahil hindi ko na alam kung ano ba ang pwede kong magawa pa kung sakaling gawin niya yon. Nang nasa labi na ako ay napansin kong nagtitinginan sa akin ang lahat. Dahil ba sa kalat ng makeup ko, magulo ang buhok ko o sa suot kong t-shirt o dahil walang sapin ang mga paa ko? Wala na akong pakialam. Ang importante, Papa Dudut, ay makalayo na ako doon sa lugar na yon. Saktong may taksing huminto nang makalabas ako ng kondo. Kuya, pahatid na lang po ako sa Ortigas. Doon ko na rin po kayo babayaran. Jackie, may problema ka ba? Tanong ng editor-in-chief ko.
Hindi ko pa nga halos maunawaan ang tanong niya kaya hindi ako sumagot. Inulit niya yon nang mapansin niyang lutang ako. At nang lubos ko nang maintindihan ang kanyang sinabi ay umiling lamang ako. Napansin ko kasing nitong mga nakaraan ay paiba-ibang mood mo. Madalas ay nakikita kitang tulala. Alam kong may pinagdadaanan ka pa ngayon dahil sa mga nangyari sa ex mo pero baka naman pwedeng kapag oras ng trabaho ay andito lang ang isip mo. Seryosong sabi sa akin ng boss ko. Tumango lang ako at saka nagpaalam na matapos kong iabot ang revised article ko. Nang bumalik ako sa aking cubicle ay napasapo na ako sa aking ulo. Ilang araw na akong ganito. Hindi dahil sa ex ko. Oo, masakit. Masakit pa rin ang nangyaring yon sa akin pero mas nangingibabaw ang pangyayari noong nakaraang linggo. Kung saan ay may nakasiping akong isang lalaking hindi ko naman kilala. Hindi ko na nga rin to inopen up pa kina Marcia kahit na alam kong may alam din sila kung paano ako humantong sa ganon. Hindi ako ganong klase ng babae kung tatanungin ninyo. Sa tanang buhay ko ay isa pa lang ang nakakarelasyon ko at sadyang mailap ako sa mga lalaki. Lalo na sa mga hindi ko kakilala. Kaya nakapagtataka kung anong klaseng alak ang dumaan sa lalamunan ko para gawin ang isang bagay na kahit na alam kong sa sarili ko ay hindi ko yung gagawin, ay nagawa ko pa rin. O baka naman sobra lang talaga ang karisma ng lalaking ito na hindi ko nagawang paglabanan pa. Makalipas ang 3 buwan ay hindi ko inaasahang muli kong makikita ang ex ko. Ang masakit pa ay kasama niya ang best friend ko. Naglalakad ako noon sa department store para humanap ng sapatos nang makita ko silang dalawa na nasa baby section. Agad ako nagtago sa isang mannequin para hindi nila ako makita. Matapos lahat ng nangyari, ayoko magpakita sa kanila at kung maaari sana ay hindi ko na silang makita pa pero sadyang sutil ang tadhana at heto. Kitang kita ko ang mga ngiti sa kanilang mga mata habang namimili ng mga damit na pangsanggol. Dinaanan ko rin ang tingin ng medyo maumbok na tiyan ng best friend ko. Ilang buwan na lang at ilalabas na niya ito sa mundo. Makakaya ko kayang marinig ang balita tungkol doon. Nang maramdaman ko ang pagbabadya ng mga luha sa aking mga mata ay tumalikod na ako para tahakin na ang daan palabas ng department store. Pero bago ko nagawa yon ay bigla ay nakaramdam ako ng hilo. At bago pa ako makabawi ay nagdilim na ang paningin ko at kalauna ay bumagsak din sa sahig. Pagising ko ay nadatnan ko na lang ang sarili ko na may swero at nakahiga na sa isa sa mga kama sa isang pampublikong ospital. Congratulations! You're 3 months pregnant! Nakangiting bunyag ng doktor sa akin nang pumasok ito sa aking kwarto. Napamaang ako at nakatitig lang sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung nagloloko lang ba ito o tama ba ang kwartong pinasukan niya. Miss? Ang sabi niya sa akin nang hindi ako sumagot. Napahawak ako sa gilid ng aking tenga. Ganito ako kapag naguguluhan at hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi. Hindi ko kayo maintindihan, Doc. Baka naman maling kwarto lang po ang napasukan ninyo. Habang sinasabi ko yun ay medyo kumabog na ang dibdib ko dahil parang unti-unti nang naging klaro na ang lahat. No, hindi ako nagkakamali. Ito ang records mo. We can still do another test kung gusto ninyo. Ang sabi ng doktor. Tinitigan ko ang inabot nito at napahawak na lamang ako sa aking bibig dahil isa-isa nang nanumbalik lahat ng mga alaala kung paanong nabuo ang 3 buwang sanggol sa aking tiyan. Ano? Buntis ka? Paanong nangyari yun? May nangyari pa ba sa inyo ng hayop mong ex nung nagkahiwalay na kayo? Wala na talaga. Paano ko ba ito i-explain? Di ko rin alam kung paano. Basta ang alam ko, kailangan nating upuan nito at pag-usapan hanggang mamaya. Dahil hindi ko maintindihan kung paanong nakabuo ka ng bata ng mag-isa. Ano?
nung ako lang. Dalawa kaming bumuo nito, no? Eh, sino nga yung kasama mong gumawa niyan, Aber? Si Gio. Sinong Gio? Yung lalaking nakasama ko sa club nung ulit tayo mag-inuman. 3 months ago na siguro. Totoo? Eh, hindi nga natin kilala yun eh. Ni hindi ko na nga maalala yung mukha nun. Hindi ko na nga rin tanda yung mukha nung taong yun eh. Pero alam kong siya talaga yung nakasama ko nun. Alam kong may nangyari sa amin. Alam namin pareho yun kasi nagising ako sa kondo niya kinabukasan. Diyos ko ka, Jackie. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na magagawa mo yan. May contact ka pa ba sa kanya para sabihin mo sa kanya yan? Wala. Wala na akong contact sa kanya. Eh paano mo sasabihin sa kanya yan? Eh, hindi ko naman kailangan sabihin sa kanya to eh. Aakuin ko tong mag-isa. Akin lang ang batang to. Matapos ang naging pag-uusap namin ng kaibigan ko ay umuwi na ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at ano ang uunahin ko. Sasabihin ko ba ito muna sa aking nanay? Ipopost ko ba ito sa Facebook at sasarilihin ko ba ito? Magpapakalayo-layo ba ako para hindi malaman ng lahat ang tungkol sa kalagayan ko? Ipaako ko kaya ito sa ex ko para magkabalikan kami? Bigla ay nangasim ako sa huling ideyang pumasok sa isipan ko. Ipaako sa ex ko ang dinadala ko? Para saan pa? Kahit mahal ko pa siya ay alam kong magiging komplikado ang lahat kung babalik pa ako sa kanya. Nang makarating ako sa aking kwarto ay dahan-dahan akong nahiga at tumingin sa kisame. Sa isang pagkakamali ay napakalaking pagbabago ang magaganap sa buhay ko pagkalipas ng 6 na buwan. Kapag nailuwal ko na ang batang ito, ano ang mangyayari sa buhay ko? Kaya ko bang maging ina sa kanya? Kaya ko bang kuning mag-isang responsibilidad na ito? Baka nga tama ang kaibigan ko, Papa Dudut. Kailangan ko ng tulong ng lalaking nakabunti sa akin dahil pareho kaming responsable sa mga nangyari. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip at hinawakan ko ang aking tiyan. Hinaplos-haplos na akala mo'y makakatulong ito sa aking pagdidesisyon. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagkalma ko at unti-unti ay nakatulog na ako. Kagagaling ko lang sa Obigay ni isang Sabado ng tanghali. Habang naghihintay ng taxi ay may nakita akong lalaki sa malayo. Kinusot ko ang mga mata ko sa pag-asang mali ang paningin ko pero alam kong hindi ako nagkakamali. Hindi nagkakamali ang mga mata ko. Ang lalaking ito ay nakatayo sa gilid ng coffee shop at nakatutok ang kanyang cellphone sa kaliwa niyang tenga. May kausap. Unti-unti ay lumapit ako. Sinisigurong hindi talaga ako dinadaya ng aking mga mata. Hindi ko rin alam kung bakit parang ang gaan ng mga paa kong lapitan siya. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko pa siyang lapitan. Eh hindi ba nga sabi ko sa akin sarili ay hindi ko na siya kahit kailan lalapitan pa. Hindi ko alam. Baka may dahilan kung bakit kami pinagtagpo. Naguguluhan man ay nagtuloy-tuloy pa rin ako. At nang sa wakas ay nasa harapan ko na siya ay huminto na ako, Papa Dudut. Inintay na makita niya ang aking presensya. At nang mapansin ako nito ay saka bumuka ang aking bibig. Gio? Gio, buntis ako. Excuse me? Buntis ako. Congratulations? Yan lang bang sasabihin mo? Miss, may kailangan pa ba akong sabihin bukod dun? Buntis ako. At ikaw ang ama. Ha? Miss, sorry nagkakamali ka ata ah. Di mo na ba ako naaalala? Yung nakasama mo sa club? Yung nakasex mo nung nakaraan? Yung inuwi mo sa condo unit mo? Yung biglang tumakas sa'yo? 3 months ago? Naaalala ko na. Pero... Pero ano? Paano ako nakakasigurong sa akin nga yan? At di sa ibang lalaki? Kapwa kami nakatingin sa mga kapeng inihain sa amin ng waiter lagpas 10 minuto na ang nakakaraan. Matapos kong sabihin sa kanya na buntis ako ay dinala niya ako sa coffee shop kung saan ko siya nakita. Kapwa kami natahimik. Hindi ko na nga rin talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nabigla din ako sa sarili ko eh.
Ang plano ko ay kimkimin na lamang ang pagbubuntis ko at hindi ko na siya kailangan. Yun pa ang sabi ko, pero nang makita ko siya ay hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin para lapitan siya at biglain sa balita ko. Paano? Kailan? Bakit? Nagulat na lamang ako sa tatlong salitang ito na binanggit ni Gio. Alam kong gulat na gulat pa rin ito at naiintindihan ko siya. Ewan ko, lasing tayo nun eh. Alam mong may nangyari sa atin, hindi ba? Tumango ito pero agad ding sumagot. Pero paano mo nasisigurong sa akin nga yan? Hindi naman nakakainsulto ang pagtatanong nito at nauunawaan ko siya kung ganito ang iisipin niya sa akin sa ngayon. Ikaw ang ama. Sigurado ako. Ikaw lang ang nakagalaw sa akin noon at wala nang sumunod. Mahina kong sabi dahil sa hiya na baka may makarinig. Eh, ang boyfriend mo, wala bang nangyari sa inyo para sa akin mo ipaako yan? Mahinahon niyang sabi. Umiling ako. Bago pa man may nangyari sa atin ay nagkahiwalay na kami. Mahigit 2 buwan na rin bago tayo magkakilala at halos 7 buwan na rin walang nangyayari sa amin noon dahil naging abala ko sa pagtatrabaho at sa paghahanda sa kasalsana namin. 3 buwan nang pinagbubuntis ko. Sakto sa buwan kung kailan may nangyari sa atin. Okay na ba yon? Naluluha ko nang sabi. Tumahimik ito at tumingin sa labas ng bintana. Matagal itong nakatingin doon habang ako naman ay pinagmamasdan lamang siya. Ipapa-DNA natin ang bata oras na lumabas siya para makasigurado. Tumango ako. Muli itong tumingin sa malayo bago nagsalita. At habang inihintay natin ang araw na yon, sa akin ka muna titira. Ako na muna ang bahala sa iyo. Ang kanyang sinabi at hindi na ako nakagalaw pa. Tumingin ito sa akin at humingi ng kumpirmasyon pero wala itong nakuha sa akin. Hindi kasi ako naging handa sa huli niyang linyang yon. Hindi ko alam pero umuo na lamang ako sa kagustuhan ni Gio na tumira sa kanyang kondo habang hinihintay ang panganganak ko. 1 buwan na lamang at kaya ko na itong tiisin. Makuha lamang ang tiwala niya na sa kanya ang dinadala ko. Dahil isa lang ang kwarto ay sa sahig na lamang naglatag ng higaan si Gio para makapagpahinga ko sa kama niya. Sa unang linggo ko sa kanyang kondo ay halos hindi ako makahinga at makagalaw dahil kahit siya ang ama ng akin dinadala ay hindi ko pa rin matatanggal sa akin na isa pa rin siyang estranghero sa akin. Pero ina-assure naman ako nito na hindi ako dapat mangamba. Wala itong masamang balak sa akin. Naaalala ko pa nga, nung unang gabi na inuwi niya ako ay magkaharap kami noon sa counter ng kanyang mini kitchen at saka pinakilala ang kanyang sarili. Habang sinasalukan ako nito ng mainit na tsaa. Nag-iisang anak si Gio. May kaya ang pamilya niya pero mas piniling maging independent. Nagsolo na ito mula nang nakatapos sa college. Sa una ay nagbebenta ng insurance, nag-call center hanggang sa nakapagnegosyo ng motor parts. Kaya ngayon ay sagana na ang kanyang buhay. Nagkaroon ng sariling kondo, sasakyan at negosyo at syempre, single ito kahit nga gwapo ito at may magandang estado sa buhay. 3 years ago nang huli itong nagkaroon ng karelasyon. Hindi naging maganda ang pagtatapos nila dahil mas pinili ng babae na sumama sa ibang lalaki na mas mabibigyan siya ng oras at handa siyang pakasalan. Noong time na yun kasi ay hindi pa siya handa sa buhay may pamilya dahil ine-enjoy pa niya ang pagtatrabaho at buhay walang asawa. Isang bagay na hindi nauunawaan ng ex niya kaya siya iniwan. Mula noong naging single ito ay nag-focus ito sa kanyang negosyo. Pero hindi matatanggal dahil daw lalaki siya ay nagkaroon siya ng ka-one night stand. Bling at kung ano-ano pang pwedeng itawag dito. Nagkataon nga na isa ako sa mga naka-one night stand niya at nabuntis niya. Sana nga lang ay birong seryoso pa niya na sana ay ako lang talaga yung nabuntis niya at wala nang humabol
kasi hindi niya alam kung paano kami pagkakasyahin sa kanyang kondo. Mabait naman ito at nakikita ko naman, ramdam ko at meron ngang parte ng puso ko na nagagalak dahil sa dinami-rami ng lalaking makakasipin ko ng gabing yon, ay sa kanya ako bumagsak. Hindi man niya ako kilalang personal pero handa nitong akuin ang responsibilidad niya kapag napatunayan niyang sa kanya yon na hindi naman niya dapat pangambahan dahil alam ko na siya talaga ang ama ng dinadala ko. At kapag napatunayan namin yon ay napakaswerte ng magiging anak ko dahil hindi niya ito pababayaan. Sa pagdaan ng mga araw ay naging mas malapit kami ni Gio sa isa't isa. Hindi ko inaakalang magiging ganito kami kalapit lalo na't hindi naman kami magkakilala ng husto. Sa pagdaan din ng mga araw ay mas nakilala ko siya higit pa sa mga sinasabi nito sa akin noon. Dito ko rin nakita ang pagiging maalaga niya kahit hindi niya sadya. Hindi na ako nito pinabalik sa aking trabaho at sinabing aalagaan ko na lang ang sarili ko. Yun na lang daw ang gawin kong trabaho. Pumayag ako dahil alam kong kailangan ko rin gawin lalo na't masela ng aking pagbubuntis. Pag-uwi nito nang galing sa kanyang trabaho ay laging may dala-dala itong mga pasalubong sa akin. At paunti-unti ay may dala-dala rin siyang gamit na pangbata. Ang sabi ko ay masyado pang maaga para doon. Ang sabi niya ay hayaan ko na lang daw siya dahil masaya naman siya sa ginagawa niya. Nakakatuwa at hindi ko inaasahang ganun siya. Hindi ko inaasahang gugustuhin niya ang responsibilidad sa akin, lalo na sa isang katulad niya na may pagkakataon namang tanggihan ang pananagutan nito sa akin. Habang iniisip ko ito ay nakatingin ako sa kanya at nakangiti. Tinatanong nito kung bakit ganun ako tumingin sa kanya pero umiling lamang ako. Tinanggap nito ang sagot ko at inaya na akong matulog. Pero bago pa man kami nakapasok ng kwarto ay sinabi ko sa kanya, "Tabi na lang tayo sa kama. Alam kong pagod na ang likod mo sa kakahiga sa matigas na sahig. Tara na." Ngumiti ito bilang pagsagot. At eto ang unang gabi na hindi ko inaasahan ang pagkabog ng puso ko. Kabado ba ako o umiibig na sa lalaking ito? Manganganak na ata ako, mahinahon at pilit na pinapakalma ang aking sarili isang gabi. Inalabit ko si Gio para magising. Bigla itong napabalikwa sa higaan at saka agad na kinuha ang bag na inihanda namin a month ago para sa gagamitin namin sa ospital. Tara na, pag-aaya nito. Naka-boxer shorts lamang ito at t-shirt. Sigurado kang ganyan kang pupunta sa ospital? Pagkaklaro ko sa kanya. Sa kanya tinignan ang kanyang sarili at nahiya. Kinuha niya ang pantalon na nakasabit at saka nagtsinelas na lamang. Tara na! Nahandahan ako nitong hinila pero umatras ako. Saglit lang, magbibihis lang ako. Napansin itong nakatiyang pajama lamang ako at ngumiti ito. Mag-jacket ka na lang, bagay naman ang suot mo eh. Ewan ko ba papadudod kung bakit mas nangingibabaw ang kilig kesa sa sakit na nararamdaman ng tiyan ko dahil sa mga sinabi niya. Kinuha nito ang jacket niya at saka sinuot sa akin. Nang handa na kami ay sumakay na kami sa kanyang sasakyan pero bago niya paandarin nito ay tumingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Magkakababy na tayo. Sa mga sinabi niyang yon ay gumaan ang pakiramdam ko. Ma'am, ano pong ipapangalan natin sa baby ninyo? Ang tanong sa akin ng nurse. Georgina, maikling sagot ko. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na ito na pangalan ng magiging anak ko, Papa Dudut. Family name po, ma'am? Isasagot ko sana ang apelyido ko nang biglang sumabat si Gio sa usapan. De La Peña. De La Peña ang apelyido ng bata. Nakasunod sa akin. Nakangiting sabi nito. Napaamang ako.
Sa totoo niyan ay bala ko itong isunod sa akin dahil yon ang dapat at yon ang gusto ko. Dahil kahit gaano mang kabait sa akin si Gio ay hindi ko naman nasisigurong magiging matagalan nito sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging responsable sa aming anak. At alam ko naman na balang araw ay makakahanap din ito ng babaeng susunod niyang mamahalin. At kapag nangyari yun ay sigurado akong mawawala na ako sa buhay niya. At nanging meron lang ako ay ang anak namin kaya mas magandang nakapangalan ito sa akin. Hindi miss, isunod mo sa apelyido ko, pagdidiin ko. Tumangong naguguluhan ng nurse pero sumabat muli si Gio. No. Isusunod sa akin dahil sa batas, sa ama naman dapat nakasunod ang apelyido. Tumingin ako sa kanya. Eh hindi ba hindi ka pa sigurado na sa'yo to? Tahimik lang ang nurse na nagmamasid. Hindi alam ang gagawin ng nurse at sasabihin. Akin man yan o hindi, isusunod yan sa akin dahil magpapakasal tayo para maging legal na ang lahat. Anong kasal? Anong sinasabi mo? Magpapakasal tayo. Bibigyan kita ng 3 buwan para maging handa. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang mag-aayos ng lahat ng kailangan. Hindi natin napag-usapan yan. Ibang pinag-usapan natin, hindi ba? Ang plano, magpapa-DNA tayo para kilalanin mo ang bata na sayo. Walang kasal sa usapan. Eh, nagbago isip ko eh. Gusto kong makasal tayo. Hindi ka ba naawa sa bata na wala siyang kikilalaning ama? Pwede kanyang kilalaning ama kahit na hindi tayo kinakasal. Kahit na. Iba pa rin kapag legal tayong mag-asawa. Iba pa rin kapag iisang bahay tayo at iba kapag buo tayong pamilya. Pati ba yun ay ipagkakait mo sa anak natin? At paano ka nakakasigurong anak mo nga ito? Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko lang nung nakita ko siya. Alam kong akin yan at may tiwala ako sa iyo. Hindi ka masama o pakawalang babae. Alam kong anak natin yan. Kahit na anong sabihin mo, ayaw kong basta-bastang magpakasal sa iyo. Hindi valid ang reason mo para magpatali ako sa iyo. Eh kung sabihin ko sa iyong mahal na kita, tatanggapin mo ba ang alok ko na magpakasal? Huminto ang mundo ko nang sabihin niya ang katagang yon, Papa Dudut. Mahal niya ako? Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang kilig na matagal ko nang hindi rin nararamdaman kahit noong kami pang dalawa ng ex ko. Eto ba ang epekto ng ilang buwan naming pagsasama sa iisang bahay? Sa mga sinabi niya ay bigla ay nakaisip na ako ng plano naming kasal at nakaramdam ako ng excitement habang iniisip ko kung ano ang disenyo ng aking gown. Tumagal ang aming argumento hindi dahil ayaw kong magpakasal sa kanya kundi mas nangingibabaw ang takot sa puso ko na baka dahil pakakasalan niya lang ako dahil may pananagutan siya sa akin. Gusto kong buo ang loob niya na pakasalan ako kasi ako buo ang loob ko na umuo sa kanya. Mahal ko siya. Oo, mahal ko na siya. Yun ang napatunayan ko ng mga sandaling sinabi niya na mahal niya ako. Doon ko napagtanto kung ano ang totoo kong nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Dati ay pinit kong winawaksi kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Dati kasi ay iniisip ko na natutuwa lang ako sa kanya sa paraan ng pag-aalaga niya sa akin o sa itsura nito. Pero nang binitawan niya ang katagang mahal kita, doon ko naisip at naramdaman na oo, mahal ko din pala siya. Nang kapwa kami matahimik ay tumango ako bigla. Tinanong niya kung para saan yon at ngumiti ako at saka nagsalita sa kanya. Hindi ba sabi mo gusto mo akong pakasalan? Eh di oo. Payag na ako. Nang matapos ko ang linyang yon ay bigla ako nitong niyakap. Sobrang higpit, Papa Dudut. Yung higpit na hindi ka masasaktan pero masisiyahan ka.
Sa mga sumunod na araw ay inayos namin ang preparasyon ng aming kasal. Lahat ng gusto ko ay sinunod niya. Ang sabi niya ay babae naman daw ang may karapatang magplano sa kasal dahil alam niyang bata pa lamang ay nasa utak na namin ang mga ito. At tama siya doon. Bata pa lamang ako papadudod ay nangarap na talaga akong ikasal. Beach wedding habang papalubog ang araw. Habang pinapatugtog sa gitara ang kantang Ngayon at Kailanman. Simpleng gown lang na pwedeng ilakad sa buhangin. Gusto ko yung mga espesyal na tao sa buhay namin ang dadalo. Isang araw habang nasa isang coffee shop kami at kausap ang aming coordinator noon ay may natanggap na tawag si Gio. Nang matapos ang tawag niya ay bumalik ito sa amin at tila wala na sa kanyang sarili. Oo na lang ng oo sa bawat sinasabi ng coordinator namin. Napansin ko yun at hindi lang ako nagsalita. Nang makauwi kami sa kondo ay hindi na ako nakatiis pa. Tinanong ko kung ano bang gumugulo sa isipan niya dahil kanina pa itong tahimik at wala sa kanyang sarili. Sinapo lang niya ang kanyang ulo bago ito sumagot. Magpakasal na tayo sa susunod na araw. Parang desperado itong nagsabi sa akin. Napakunot-noo ako noon. Bakit kailangang magmadali? Patapos na tayo sa mga plano natin. Hihintay na lang natin ang date kung kailan tayo ikakasal. Hindi mo na ba mahihintay yon? Hindi ito sumagot sa mga sinabi ko. At nagtungo siya sa veranda. Sinundan ko siya at naghintay ng sagot niya. Bakit kailangang magmadali? Kailangan na nating magpakasal. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal tayo bukas. Kahit sa West lang. Inulit nito ang proposal niya. Umiling ako. Papayag ako kung bibigyan mo ko ng rason kung bakit. Pero siya naman ang umiling. Saka ako nasasabihin sa iyo, kahit ngayon lang ako naman ang masunod. Ihanda mo ang pwede mong isuot. Tatawagin ko na ang judge na kakilala ko. Pasensya ka na, kailangan mo nang maikasal sa akin talaga. Iniwan ako nito sa veranda nang walang sabi-sabi. Naguguluhan man ako pero wala na akong lakas para makipag-argumento pa sa kanya. Kung ano man ang dahilan niya, sana ay masabi niya sa akin kapag kaya na niya. Sinelyuhan namin ang isang halik ang pagtatapos ng seremonya para sa aking kasal sa West. At pagkatapos noon ay kinuha muna sa amin ni na mama si Baby Georgina para makapagsolo naman muna kami ng buong araw. Sila muna ang mag-aalaga. Matapos kong ibigay ang susi sa kanila sa kondo namin ni Gio ay umalis na sila. Samantalang kami ni Gio ay nakaupo lang sa dalawang monoblock na nakalagay sa guardhouse. Kapwa tahimik. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Pinagmamasdan ko ang singsing sa aking daliri at kasal na talaga kaming dalawa. Ito na lang ang nagpangiti sa akin matapos ang mga biglaang pangyayari. Mamaya pa ay nakaramdam ako ng akbay mula kay Gio. Tara sa Tagaytay. Ngumiti ito kahit na hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Hinawakan nito ang aking kamay, sapat na yon para manghina ako at pumayag sa gusto niya. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at saka nag-drive papunta ng Tagaytay. Hindi ko alam kung ano ba ang plano niya. Basta sabi niya ay bahala na. Minsan daw ay masarap gawin yung mga bagay na wala sa plano. May nakita kaming isang lumang restaurant na may theme na tila bahay noong panahon ng Kastila sa kung saang parte ng Tagaytay. Tago ito at walang tao noong nagtungo kami doon. Napapalibutan ang paligid ng mga Christmas lights. May saliw din ang kundiman na kahit na hindi ko alam ay kaisarap pa rin pakinggan. Nagustuhan ko ang lugar. Umorder kami ng sinigang na sugpo at sinabayan namin ng guyabano juice. Matapos noon ay kumuha kami ng dessert na suman at mangga at sinabayan namin ng mainit na kape, kapeng barako. Nagkwentuhan kami at nagtawanan na tila ba matagal na kaming magkakilala.
na akala mo'y walang tensyong nangyayari sa amin nung nakaraan. Matapos noon ay tumingin siya sa akin. Seryoso siyang nakatitig, Papa Dudut. Tinanong ko siya kung bakit. Inabot nito ang aking kamay at saka hinalikan. Ikaw at ang anak na lang natin na nagpapasaya sa akin. Salamat at dumating kayo sa buhay ko. Binigyan niyo ako ng dahilan para mabuhay palalo. Halos maluha-luha ako sa mga sinabi niya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at saka niyakap siya bago pa man pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Lahat ng kabutihan ng isang asawa ay naranasan ko kay Gio. Wala na akong hahanapin pa. Hindi ko man nakuha ang kasal na pangarap ko. Nang wala man sa plano ang kasal na pangarap ko ay ayos lang dahil binigay naman ng Diyos ang pangarap kong asawa. Hindi ko na rin tinanong pa si Gio sa dahilan ng pagmamadali nitong ikasal sa akin. Kung handa na siya ay sabihin na lang niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay masaya kaming pamilya. Masaya akong kasama siya at gabi-gabi nga sa tuwing nauuna siyang matulog ay pinagmamasdan ko siya. At umuusal na lamang ako ng dasal ng pasasalamat. Pasasalamat dahil matapos mabigo ang puso ko at heto, tinulungan ako ni Gio na maghilom ito. At siya na ngayon ang nag-aalaga. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa buhay kong ito para bigyan mo ako ng isang taong katulad ni Gio. Araw-araw po ako magpapasalamat na dinala mo siya patungo sa direksyon ko. Yung akala kong pagkakamaling nagawa ko noon, hindi ko inaasahang magbubunga ng tama sa ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa pinakamagandang regalo na binigay mo. Hanggang sa dulo ng aking hininga, ipapangako ko na aalagaan ko ito sa abot ng aking makakaya. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang araw pagising ko at heto isang taon na pala kaming kasal ni Gio. Hindi ko na nga namalayan. Siya pa ang nakaalala. Ginising ako nito ng isang halik sa noo at nang magmulat ako ng mga mata ay may dilaw na rosas na itong alay sa akin. Ang paborito ko. Happy anniversary! Tayo na sa beach! Nakangiti niyang sabi sa akin. Nagulat ako sa mga sinabi nito at agad-agad na ba talaga? Sabi ko ay bukas na lang para makapaghanda pa ako. Hindi na kailangan, naihanda ako ng lahat. Sagot naman niya. Binilhan na raw ako nito ng idadamit ko. Kailangan ko na lang daw na maligo para maaga kaming makaalis. Napailing na lamang ako pero nakangiti. Wala pang isang oras ay natapos na ako mag-ayos. At saka naman dumating ang nanay ni Gio para kunin ang aming anak. Napag-usapan na pala nila na doon muna si baby para magkaroon kami ng alone time ni Gio sa aming anniversary. Nang maayos na ang lahat ay sumakay na kami sa sasakyan at saka bumiyahe na. Masaya kaming nagkantahan ng mga lumang awiting sumaliw sa radyo. Napakasaya! Umabot kami ng mahigit 3 oras ng biyahe papunta sa isang resort sa Batangas. Alam niyang mahilig ako sa dagat. Sa tuwing nagkwekwento ako sa kanya tungkol sa mga lugar na napuntahan ko ay karamihan ay dagat ang nasasabi ko. Siguro mahigit 1 taon na rin akong hindi nakakapunta ng dagat kaya ngayon ay tuwang-tuwa ako dahil makakatapak muli ang paa ko sa mga buhangin. Beachfront ang room na nakuha namin. Ang saya-saya, Papa Dudut. Halos hindi ko na maitago ang saya ko sa kanya noon at nang makapasok kami sa aming kwarto ay niyakap ako nito. At bago pa man kami makalabas ng kwarto, ay may nangyari sa amin. Nang sumapit ang hapon, Papa Dudut, ay saka kami nagpasya na magtungo sa dagat. Hinila ako nito na tila nagmamadali. Saktong paglabas namin ay humahalo na ang kulay pulang sinag ng pababang araw sa dagat. Napakaganda ng kalangitan. Parang gusto kong lumangoy doon at magpakalunod, Papa Dudut. Walang halos tao sa paligid dahil Lunes noon. Kaya nagawa naming sulohin ang paligid.
Hindi ako halos umiimik noon dahil pinagmamasdan ko lamang ng mabuti ang bawat gandang ibinubunyag ng kalangitan. Hanggang sa pukawin ako ng saliw ng gitara sa kantang Ngayon at Kailanman ni Basil Valdez. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng tunog na yon at nakita ko na katabi ito ni Gio na hindi kalayuan sa akin. Halos mapuno ng luha ang mga mata ko nang lumapit siya sa akin. Inabot niya ang kanyang kamay para ayain ako na sumayaw, Papa Dudut. Kinuha ko yon, Papa Dudut, at sumayaw kami sa saliw ng musika. Dinikit niya ang kanyang kaliwang pisngi sa aking ulo. Rinig na rinig ko ang paghinga nito na nakadagdag ng kakaibang comfort sa akin. Sa aming posisyon ay ramdam kong ligtas ako. Ramdam na ramdam kong salong-salo ako ng pagmamahal niya at ganon din siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nagpakalunod sa ganda ng musikang sumaliw sa alon. Hanggang sa unti-unti nitong nilapit ang kanyang mukha sa aking tenga at bumulong. Patawarin mo sana ako kung hindi ko natupad ang pangarap mong beach wedding. Pasensya ka na kung minadali kita at sinira ko ang plano mo. Pasensya ka na kung ngayon ay eto lang muna ang maibibigay ko sa'yo. Ang dagat at ang musikang gusto mo. At ako. Sana isapat na yon para mapatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At pangako ko sa'yo, araw-araw akong babawi sa naging kasalanan kong yon sa'yo hanggat nandito pa ako at humihinga. Maraming salamat, mahal ko. Dahil ibinigay mo sa akin ang pangarap kong pamilya na matagal ko na palang kailangan. Mahal na mahal kita. Luhang-luha ako noon at napakahigpit ang kapit ko sa kanyang mga balikat. Diyos ko, hindi ko alam kung ano pang salitang pasasalamat at ang dapat kong sambitin na mga oras na yon dahil sa napakagandang biyayang ibinigay niya sa akin. Diyos ko, salamat po sa katauhan ni Gio. Nang sumapit na ang gabi ay nag-set up na kami ng bonfire kaharap ng kalmadong dagat. Nagaharutan, tawanan at lambingan. Walang ano-ano'y hinawakan nito ang aking kamay at tumingin lang siya sa akin. Tumitig ako sa kanya. Paano ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Tanong ko sa kanya. Tumawa ito. Bakit? Pinagsisisihan mo ba? Umiiling ako. Bakit ko pagsisisihan yung isang bagay na nagpasaya sa akin ng totoo? Ngumiti siya. Hinalikan ako sa noo at kapwa kami tumahimik. Siguro ay pareho kaming nag-aabang kung sino ang unang magbubuka ng bibig para magsalita at siya yon. Sawa ka na ba kapag sinabi ko sa iyo na kayo ni Georgina ang pinakamagandang sorpresang nangyari sa buhay ko? Umiling ako at alam kong naramdaman niya yon. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo mag-ina yon araw-araw. Kasi yun ang totoo. Kayo ang dahilan ng buhay ko. Nag-angat ito ng paningin. Takot na takot ako araw-araw. Takot akong pagising ko ay wala na kayo. O pagising niyo ay wala na ako. Parang hindi ko kaya yon. Seryosong sabi niya. Tinabi ko ito para itigil niya ang sinasabi niya. Ngumiti lang ito sa akin at saka hinalikan ako sa labi. Hindi ako mawawala, pangako ko sa iyo. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwanan. Niyakap ako nito ng pagkahigpit-higpit at gumanti ako at sinamahan pa ito ng halik. Maaga akong nagising dahil gusto kong mag-swimming. Plano namin ito ni Gio. Gio, paglalambing kong gising sa kanya. Hinilikan ko ito sa noon niya at ganon ang ginagawa ko para magising siya. Pero hindi ito nagising. Napangiti ako at mukhang napuyat ito kagabi. Niyakap ako nito at nilaro ang dibdib niya sa aking mga daliri.
Pero agad akong napahinto nang mapansin kong hindi man lang umaangat ang dibdib nito na tanda ng hindi niya paghinga. Bumangon ako at miyugyug siya ng bahagya. Gio? Gio, mahal? Gising ka na. Pasikat na ang araw. Mahal. Nanginginig na ako noon at basag na ang tinig ko. Nilakasan ko ang yugyug sa kanya pero walang nangyari, Papa Dudut. Hinawakan ko ang kanyang pulso at wala nang pagpintig. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bahagya na itong matigas at malamig. Nahiga ako sa kanyang tabi at hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Sumikip ang dibdib ko at gumilid ako at saka siniksik ang sarili ko sa kanya. Doon ay humikbi ako ng humikbi habang tinatawag ang kanyang pangalan. Gio, gising ka na please. Sisikat na ang araw. Kailangan mo nang bumangon. May plano pa tayo, hindi ba? Paputol-putol kong sabi. Tulad ng una ay wala rin itong reaksyon. Kinuha ko ang telepono at tumawag na ako sa front desk. Patawag po ng ambulansya. Nang maibaba ko na ang telepono ay bumalik ako sa pagkakahiga at niyakap ko siyang muli. Matagal nang may karamdaman si Gio at ayon ito sa kanyang mga magulang. Isang sorpresa na nga lang na humaba pa ng ganito ang kanyang pananatili sa mundo dahil noong una, ang sabi ng doktor ay swerte na kapag inabot siya ng edad na 30. Pero lumagpas pa siya roon ng mahigit isang taon. Hindi ko nababanggitin pa ang kanyang naging sakit bilang kahilingan ng kanyang mga magulang. Sobrang hinagpis ko noon at nagdamdam ako sa kanya dahil parang wala itong tiwala sa akin na mauunawaan ko ang kanyang sitwasyon. Nagdamdam ako sa kanya dahil hindi man lang niya sinabi sa akin ang totoo para kahit papaano ay maihanda ko naman ang aking sarili. Hindi tulad ngayon na parang lutang ako sa lahat ng mga nangyari. Parang kahapon ang saya-saya namin, hindi ko kailanman naiisip na ngayon ay babawi na siya ng may kapal. Doon ko na rin napagtagpi-tagpi ang lahat. Mula noong namilit itong magpakasal, ito yung mga oras na sinesentensyahan na siya ng doktor at sinasabing mag-ingat dahil baka ito na ang huling araw, linggo o buwan niya. Pero nagkamali siya. Isang taon pa ang tinagal nito sa mundo sa piling naming mag-ina. Himala nga bang masasabi ito at hindi ko rin alam. Kaya pala may mga gabing nagigising ito para bantayan ako at pagmasdang kaming mag-ina at kapag nahuhuli ko siya ay lagi niyang sinasabi na natatakot siya na sa susunod na pagpikit niya ay hindi niya na kami muli pang makita. At dumating na nga ang araw na yon. Dumating na papadudot ang araw na hindi na ito magmumulad pa ng kanyang mga mata para makita kaming mag-ina niya. Hindi ko na rin siya makikita pa kahit imulat kong magdamag ang mga pagurang kong mga mata. Kaya pala halos madaliin niya ang lahat. Kaya pala gusto niyang makasama kami sa bawat minuto. Kaya pala. May rason pala ang lahat pero huli na ang lahat ng malamang ko yon. Wala na ito. Huli na para ipaliwanag at bigyan niya ako ng rason kung bakit nilihim niya ang lahat ng ito. Sa ngayon, Papa Dudut ay mag-iisang taon na mula noong pumanaw si Gio. Isang surpresa ang kahit kailan ay ayoko nang balikan pa. Ayoko nang maulit pa. Mag-iisang taon na mula noong huli kong nakita ang kanyang ngiti. At isasangla ko ang lahat, makita ko lang yon, kahit muli siyang bawiin. Miss na miss ko na siya, Papa Dudut. Miss na miss ko na ang bawat umagang gumigising ako at nandyan siya para yakapin ako. Miss na miss ko na ang gabing pipikit na nga lang ako pero kailangan pa niyang sabihin sa akin na mahal niya ako. Miss na miss ko na siyang katabi sa mga malalamig na gabi na tanging unan lang ang nagpapainit sa aking dibdib.
Miss na miss ko na ang dating ngiti sa labi ko sa tuwing nararamdaman ang kanyang presensya dahil mula noong nawala siya ay sinabay na rin niyang mawala ang ngiti, hindi lang sa aking labi kundi sa aking mga mata. Miss na miss ko na siya. Hindi ko alam kung paano ulit mabubuhay nang wala siya. Lagi nilang sinasabi na oras lang ang dapat kong kapitan at makakalimutan ko rin ng pait pero bakit kahit kapit ako ng kapit ay parang wala pa ring nangyayari? Gio, mahal ko. Kung nasaan ka man ay gusto kong malaman mo na sobrang lungkot ko ngayon. Hindi na ata ako masasanay na wala ka sa tabi ko. Hindi na ata ako masasanay na hindi ka nakakasama sa bawat pagsubok at saya na dumarating sa buhay ko. Nasabi ko sa iyo noon na ikaw at si Georgina ang buhay ko pero nung nawala ka, kalahati ng buhay ko ang ninakaw mo. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mabitawan ang mga alaala mo. Patawarin mo ako kung hanggang sa ngayon ay nakakapit pa rin ako sa pag-asang balang araw ay magkikita tayong muli pero sa ngayon, habang nasa malayo ka at hindi ako tanaw, gusto ko lang malaman mo na ikaw pa rin ang mahal ko at maghihintay ako hanggang maawa ang Diyos at muli tayong pagtagpuin sa kabilang mundo. Ang pagbawi ng buhay ng isang taong minamahal natin ay ang pinakamasakit na sorpresang matatanggap natin. Na kahit po lumipas na ang ilang buwan, taon o dekada ay alam nating manunuot pa rin ang sakit. Lalo na kapag binalikan mo ang mga masasayang alaala ninyo dahil alam mo na hindi na ito mauulit pa. Na alam mong kahit na anong gawin mo ay hindi na kayo makakabalik pa sa dati ninyong ginagawa. Iba na ang mundo mo at iba na ang mundo niya. Jackie, naiintindihan ka namin? Nauunawaan ka namin kung sakaling hanggang sa ngayon ay hindi mo maramdamang kaya mo na. Sorpresa ngang masasabi ang naging pagkawala ni Gio at naiintindihan ka namin kung sakaling hanggang ngayon ay nakakapit ka pa rin sa mga alaala ninyong dalawa. Pero Jackie, balang araw kapag nakayanan mo na, sana'y magawa mo na siyang pakawalan sa buhay mo at magawa mo nang makapagsimulang muli. Dahil Jackie, gaano man naging kapait ang iniwan niyang marka sa iyo, ay magiging matamis muli yan kapag pinili mo. Matatag ka, Jackie. Naniniwala ang Diyos na kaya mong bumangon muli at hindi ka naman niya pababayaan dahil una pa lang, ikaw nang nagsabi na ramdam mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil ibinigay niya sa iyo ang mag-ama mo. Hindi naman porket binawi niya ang isa ay mawawalan ka na ng tiwala sa kanya. Tandaan mo na may isa pang natitira at yun ay ang anak mo, ang binhinin niyo ni Gio. Sa kanya mo ibaling lahat ng bagay na nakalimutan mong ialay sa asawa mo. At kapag ginawa mo yon, hindi mo alam kung paano mo mapapangiti ang asawa mo mula sa kabilang ibayo. Maraming salamat, Jackie, at hiling ng Barangay Love Stories ang agaran mong pagpapalaya sa asawa mo para makapagsimula kang muli ng bago. Para makapagsimula kang may gaan ng iyong puso. Hanggang sa muli, mga kapuso, ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa Barangay Love Stories.